Ano ang gagawin mo kung nawawala ka sa buhay? Lahat tayo naranasan na nating mawala, malito, at maligaw. Nung tayo ay nag-aaral, minsan nalilito tayo sa mga lessons. Hindi natin maintindihan. Kung ikaw ay nagbi-business, nagninegosyo, minsan nawawala ka din sa iyong ginagawa. Lalong-lalo na pag nalulugi ka na. Hindi mo na alam kung anong iyong gagawin para kumita ka, para ma-save mo, maligtas mo ang negosyo mo. Kung minsan, ang mga magulang nalilito din, ano kayang gagawin nila sa kanilang mga anak? Sinabi na ang lahat, ginawa na ang lahat, pero ganun pa rin, napakatigas ng ulo, pasaway. At minsan, ang mga mag-asawa, nalilito, nawawala na rin sa sarili dahil hindi na rin nila alam kung anong gagawin nila para tumino at magbago ang kanilang asawa, para iwanan ang bisyo, para tapusin na ang kanilang pambababae, para iwanan ang kanilang masamang nakagisnan at ugali. Anong magandang gawin pag litong-lito na tayo? Anong gagawin natin pag tayo ay nawawala, pag tayo ay nagwawala? Tatlong bagay lang po, at sana ito yung tandaan nyo. Una, bumalik ka. Diba, pag nawawala tayo, ang kailangan mo lang gawin, balikan mo kung saan ka nang galing. Bumalik ka. Kaya nga po, yung mga nag-aaral ngayon, nahihirapan daw sa pagbabasa. Anong ginagawa ng mga teacher, ng mga guro? Back to basics. Tinuturuan, yung simple, binabalik kahit na nakakahiya. Yan yung tanging magagawa mo para maibalik sa tamang daan ang nawalang estudyante. We have to go back to the basics. Kailangan balikan natin kung ano yung tunay na mahalaga sa ating buhay kung tayo ay nawawala, nalilito, at naliligaw. Pangalawa, you have to stay put. Kailangan huwag ka munang gumalaw. Kailangan huwag ka munang kikilos. Kung nasaan ka, dyan ka muna. Dahil ang problema ng napakarami sa atin, pag nawawala na, sige pa rin ang sige, kilos pa rin ang kilos, galaw pa rin ang galaw. Kaya nga, nawawala na, lalong nawawala. Ito po ang tandaan nyo. A peaceful mind is a sharp one. Ang payapang isip, isang matalim at matalas na isip. Hindi ka makakaisip ng mabuti kung marami kang iniisip. You have to stay put. You have to stay still. In other words, pray. Magdasal ka. Ang ginagawa po natin pag tayo ay nagdarasal ay inaalis natin ang ating mga pag-aalala at binibigay natin, inaalay natin sa Diyos. That is what we do in prayer. We unburden ourselves to the Lord so that we may have peace and clarity. Pag maraming tumatakbo sa iyong kaisipan, mananatili kang nawawala. Be still. Tumahimik ka lang. Relax ka lang. Para makita mo ano ang susunod na hakbang. Para maging malinaw sa iyo, saan ka ba dapat pumunta? Para hindi ka mawala. Pangatlo at kahuli-hulihan, magtanong. Pag nawawala tayo, kailangan natin magpatulong, magtanong. Buti na lang nga po ngayon, may internet na, may mapa na, may ways na. Hindi na tayo malilito, mawawala, maliligaw sa daan. Pero napakarami sa atin naliligaw sa buhay. Bakit? Kasi hindi tayo marunong humingi ng tulong. Sabi ng ating Panginoon sa kanyang kwento, nawawala ang tupa, hahanapin niya. Paano niya alam na nawawala? Una, kulang yung 100. Alam niya ang bilang. Pero alam niya na nawawala. Kasi pag nawawala ang tupa, maingay. Ang ingay ng tupa, ang iyak ng tupa, ay isang hudyat tanda na nagpapatulong siya. Tandaan niyo po yan. Pansinin niyo yung mga maiingay. Pag merong kang kakilala na magulo sa buhay, isang ibig sabihin yan, nagpapatulong siya. May problema yan. Pero isang paalaala, huwag mong tutulungan ang ayaw magpatulong. Amen? Huwag mong tutulungan ang ayaw magpatulong. Baka pag tinulungan mo yan, ikaw pang masama. Tulungan mo lang yung gustong magpatulong. Ang nawawala para makita, kailangan humingi ng tulong.
ang problema sa ating mga tao, minsan napakayabang natin. Minsan ayaw natin aminin na kailangan natin ng tulong. Hindi po ba? Imbis na magtanong ka, sinasabi, alam ko, alam ko. Kaya naman, nawawala na, lalo pang nawawala. Diba? Minsan, pag meron tayong bagong gamit, hindi man natin binabasa yung instruction, kinakalikot natin. Anong nangyayari? Lalong nasisira yung gamit. Kasi, para sa atin, feeling natin, alam na natin. Kailangan nating maging mapagkumbaba. Kailangan nating aminin, hindi natin alam ang lahat. Pag ikaw ay humingi ng tulong, ikaw ay tutulungan. Nung misan po, merong dumating dito sa parokya. Pagkatapos po ng misa, nagpa-picture sa akin. Tapos kinakausap ako. Pinakilala yung kanilang anak nagpapari. At sabi ko, pagdadasal ko yung kanilang anak na makapagpari. At pagkatapos, itong mag-asawa, sabi po nila, Father, pwede po ba namin kayong makausap? May problema po ba? Sabi ko po, meron po eh. At alam ko na po, may kutob ako kung ano yung problema ng mag-asawa. Kaya sinabi ko, may problema kayo sa pera, no? Sabi po nila, paano niyo po alam? Kasi po, hindi malayo. Pag sa pamilya may nagpapari, susubukan at susubukan kayo ng Diyos. At isa sa mga pagsubok ng Diyos para sa pamilya na nagpapari ay yung maghirap sila financially. Kung hindi man problema sa pera, may isa sa pamilya magkakasakit o mamamatay. Yan yung pagsubok ng Diyos sa pamilya ng nagpapari na gustong maglingkod sa Diyos. At nung sinasabi ko po ito sa kanila, biglang naiyak itong mag-asawa. Sabi nila, tama nga po kayo, Father. Kasi magsimula po nang gustong pumasok nitong aming anak sa seminaryo, gusto niya magpare. Biglang nag-down po yung aming business. At hindi po namin alam kung mapapatapos namin po siya sa pagpapare. At naalala ko po, nung ako din, nung pumasok ako sa seminaryo, kung kailan ako pumasok sa seminaryo, doon nawalan ng trabaho yung tatay ko. At naalala ko po, yung panahon na nag-aaral ako, nagpapari ako, talagang hirap na hirap kami financially. Kaya pati din po ako, naiyak, naawa ko dito sa dalawa. Pero sabi ko, sinusubukan kayo ng Diyos. Kung talagang gusto nyo, lumaban kayo at ipakita nyo sa Diyos na talagang deserve nyo. Pakita nyo sa Diyos, matatag kayo. At pag nakita ng Diyos na kinakaya nyo, hindi naman kayo papabayaan. Tutulungan at tutulungan niya kayo. Huwag kayong mag-alala. Minsan pag tayo po ay nahihirapan, pag tayo ay nalulungkot, pag tayo ay nawawala, huwag nating kimkimin sa ating puso at damdamin. Ilabas natin, sabihin natin, magpatulong tayo. At ang mabuting balita, nakikinig ang Diyos. Somebody cares. May nagmamahal, may nakikinig, may tutulong sa iyo. Kung nawawala ka, may maggagabay sa iyo. Yan ang mabuting balita. Kaya nga, una tanungin natin, saan ba ako nawawala ngayon sa aking buhay? Tatlong bagay lang tandaan natin. Maghintay, bumalik, at magpatulong. At huwag kang mag-alala. Nandyan ang Diyos na palaging nagbibigay sa atin ng gabay at ginhawa kung sobrang bigat na ng ating pinagdadaanan sa paglalakbay.